Bagaman itinuturing pa na variant under investigation ang double mutant strain ng COVID-19 na natuklasan sa India, minarapat ng Department of Health na isama sa travel ban ang mga Pilipino na magmumula sa nasabing bansa. Ito ay upang masiguro na walang bagong variant ang makakapasok sa Pilipinas. Nakita natin talaga na ang bilis ng pagtaas bigla ng kaso with the existing variants that they have. No matter ano yung sinabi ng variant, mas transmissible, mas nakaka-apekto sa katawan ng tao. Kailangan lang natin ipatupad kung ano man ang ginagawa na natin ngayon dito sa ating bansa. Kaugnay nito, mas hinigpitan pa ng Bureau of Immigration ang pagpapatupad ng passport inspection sa mga dayuhang dumarating sa bansa. Nangangahulugan nito na hindi makakalusot ang sinumang manggagaling ng India, pati na ang mga pasahero na may 14-day travel history mula doon. Instruction po sa ating mga frontline personnel is 100% passport inspection para po ma-determine ang travel history ng isang arriving person. Lahat po ng kanyang biyahe nitong huling 14 days ay bubusisiin po ng ating mga immigration officers. At kung makita po natin na meron po siyang biyahe galing po sa India within the last 14 days, siya po ay i-exclude po natin, isasakay po siya sa next available flight back sa kanyang port na pinanggalingan. Tiniyak din ng BI na total ban at walang exceptions sa mga pasaherong manggagaling ng India. Sa mga nanggagaling sa India, actually po wala na po talaga tayong ine-expect na makakarating dito galing po sa bansang iyan. Dahil very specific po yung nakalagay dun sa IATF resolution, giving the airlines the responsibility na hindi na po i-board yung mga passengers na nanggagaling po dyan sa region na iyan para hindi na po sila makarating dito po sa Pilipinas. Muli namang pinayuhan ng Bureau of Immigration ang mga dayuhan na may official business at mga Pinoy na uuwi ng Pilipinas na alamin ang ipinatutupad ng mga protocols bago bumiyahe upang maiwasan ang aberya pagdating sa mga airport. Para sa karagdagang impormasyon at update sa mga pulisiya, maaaring bumisita sa immigration website sa immigration.gov.ph. Marvin Calas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.